Kasi po, pag ano po, sasaktan ulit po kami. Pag iniwan po kami ulit. Minsan, sabi ko sa anak ko, anak, huwag na kayo bumasok. Wala tayong baon. Nahihirapan po ako, sinasagoy ko lang po yung anak ko. Kahit sa pagtitindam, karaos lang po. Isang ama ang pilit na tinataguyod ang kanyang dalawang anak. Iginagapang niya ito sa hirap. Siya si Kuya Raul na tumatayong ama at ina sa kanyang mga anak. Pagtitinda ng banana queue at karyoka ang kanyang paraan para maitaguyod niya ang mga ito. Ate, bili na banana queue! Nalaman ko din na nagkaroon si Kuya Raul ng karelasyon na kapwa niya lalaki. Isa sa mga dahilan kaya nagkaganito ang kanilang pamilya. Sana'y unawain nating mabuti ang kwento ng kanilang buhay. Iniwan sila ng kanyang asawa dahil sumama ito sa ibang lalaki. Dahil sa kanilang pagtatalo at kawalan ng tiwala sa isa't isa. At sa pangyayaring ito, ang higit na naapektuhan dito ay ang mga anak. Dahil sa paghihiwalay ng mga magulang, tara po at panoorin natin ang kakaibang kwento ng kanilang buhay. Yan mga kababayan, ano, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. At tayo po ngayon ay nandito pa rin po sa Tanay Rizal upang puntahan po yung kababayan natin na iniwan po ng kanyang asawa dahil sa problema po, ano, problemang mahirap ipaliwanag kung bakit ganun yung nangyari sa kanila, sa buhay nila, dahil si Kuya po, yung lalaki po na kinakasama ng babae, isa po siyang miyembro ng LGBT. At nagawa po nilang makipagrelasyon, yung asawa pong babae, nakipagrelasyon sa iba dahil sa ganitong pangyayari, ano. At kasi po si kuya po ay nakipagrelasyon din sa kapwa niya lalaki. Pero may anak po sila, ano. At alamin po natin yung buong kwento ng istorya ng buhay nila, no? At kasama ko po si Jam TV. Ayan, ito po si Jam TV. Hello po, Jam TV po. Ayan, at tara po at kausapin natin si Kuya. Dito po siya nakatira. Tara po mga kababayan, at alamin po natin kung anong kwento ng kanilang buhay, ano? Hello po, tao po. Ayan, hello po, magandang hapon. Pasok po kami, patuloy. Ayan, tuloy tayo, at okay lang ba? Ibarin natin yung ano? Okay lang? Ibarin natin kasi maputik. Ayan. Ah, hello. Oh, kararating nyo lang. Tinda kayo? Opo. Nagtinda po sila ng ano? Nagtinda sila ng banana queue. Ayan mga kababayan, ano? Kararating lang nila at nagtinda sila ng banana queue. Silang pamilya. Kada po magtitinda sila ng banana queue, kasama niya po itong dalawa niyang anak. Ano? Ano nga po uling pangalan nyo? Raul Mamungay po. Si Kuya Raul Mamungay, ano? At tanging banana queue po at saka ano ba 'yung isa? Karyoka ang kanyang tinitinda po para mapag-aral niya 'tong mga anak niya at mabuhay sila, ano? Dahil may kwento po ang kanilang buhay kung bakit sila na lang po ang nandito. At dito po sila kumukuha ng kakainin nila sa araw-araw para po may ipambaon din 'tong mga anak niya. Ano? At maganda siguro upo tayo dito, ano? Upo kayo dito, ano, Kuya Raul. Ayan, oo. Natapos lang po namin magtinda. Ah, nagtinda kayo. Opo. O, yung mga bata, paupuin mo dito. So, ano. O, ibaba mo na muna ito. Ito yung paninda nila, ano. Upo ka dito, ate. O, kuya, dito ka, kuya, sa tabi ni ate. Dito sa baba. Upo ka dito, kuya. Ayan. Anong pangalan mo? John Michael P. Mahungay po. John Michael. Kim Michael.
Ilang taon ka na? 7 po. 7? Ano? 7 years old. Si ate. Ate, ano pangalan mo ate? Azumi po. Azumi? Mamumay, Mamumay po. Ilang taon na si ate? 11 years old po. Ah, 11 years old. Oh. Ah, okay ba yung pag-aaral nyo? Opo. Hindi kayo na-absent? Hindi po. Hindi kayo nakaka-absent naman kahit ganun yung kalagayan nyo. Oh, very good. At kahit pa paano, ano, nakakapasok sila sa school, na isasalba ng kanyang ama, yung kanilang pamumuhay araw-araw, ano. At kabitan lang kita, kuya, ng ano, ha, sounds, ano, para po mahingan ka namin ng pahayag about sa buhay nyo, ano, kung bakit ganito yung nangyari. Kuya, may naglapit kasi sa amin, na baka daw sakali na matulungan ka ng programa ng Bench TV, ano, dahil sa kalagayan nyo, sa kalagayan nyong pamilya, na kayo lang nandito at wala yung ina ng mga batang to. Bakit po, kuya, bakit wala yung nanay nila? Sumama po sa ibang lalaki. Sumama sa ibang lalaki? Kailan pa po yun? Tagal na po yun, maliliit pa po yung mga bata. Maliliit pa? Kumbaga, ikaw na yung nagpalaki sa kanila? Opo. Una po, ano, sabi po, magtatrabaho lang. Tapos hindi na po niya binalik sa akin. Oh, magtatrabaho lang daw siya? Opo. Tapos hindi na siya bumalik? Tapos 2019, kulang po sila nakuha ulit. Yung pala ay... itong mga bata, ibig mong sabihin, kinuha nung nanay. Opo. Tapos, sabi magtatrabaho lang daw siya. Tapos matagal niyang ibinalik sa'yo? Opo, nagtago po. Nagtago yung nanay. Bakit? Bakit tumantong sa ganun? Bakit nagkaroon ng problema yung pamumuhay nyo na dapat sana masayang pamilya kayo? Bakit nagkaganito na iniwan kayo ng asawa? Hindi po, sanay yung asawa ko na ano, sa hirap. Kung hanggat mare, ganun pa rin yung buhay, yung kaya ko lang may bigay. Hindi siya sanay sa hirap. Kaya naganap ng umalis iba. Siya at humanap ng ibang makasama. Oo. At baka may nagawa kang mali, kaya siguro ganun ang nangyari. Wala naman po. Wala kang nagawang mali, pagkakamali sa kanya, no. Kung bakit kanya iniwan. Wala naman po. Yun lang po yung ano ko sa kanya, hindi po siya talaga sanay na walang pera. Lagi may ka-text yan. Yan po. Hanggang minsan lagi naalis kasama yung panganay ko. Lagi siyang umaalis kasama yung panganay niyo, kaya nakatagpo ng iba. At may balita kayo sa dati niyong asawa? Meron po, may anak na pong isa. May anak ng isa. Kaya sinagsusumika po akong yung anak ko. Kahit nahihirapan po ako. Bakit gano'n ba kahirap yung buhay niyo? Minsan. Ano ko sana ko anak. Huwag na kayo bumasok. Wala tayong baon. Minsan, talagang wala. Di nararanasan yung natutulog na walang kain. Yung anak ko lang po. Ayap yung anak niya. Kahit nahihirapan po ako, tinatagoy ko lang po yung anak ko. Kahit sa pagtitindam, karaos lang po. At ngayon, naabutan namin sila po kasi na nagtitinda. Nagtitinda sila ng banana queue. Magkano ang kinita nyo? 120 lang po. 120? Magkano yung lahat ng panindan nyo? 260 po. 260? Tapos may tira? Mayroon po. Paano yan pag hindi nauubos? Yun na lang po yung ano namin, kakainin. Yun na lang kakainin nyo mamayang gabi? Yung pala po. Tapos lang. Yan ang benta mo. Paano mo yan mapagkakasya bukas? Bibili ko na lang po ulit yun ng ibang pang... pang ano po sa na ano mo, paninda. At yung mga saging po niya na tinitinda? Bigay po lang po yan ng kaibigan ko. Yung mga saging na tinitinda mo is bigay lang sa'yo? Parang tulong nila? Tulong po.
para magkaroon ka ng kita. Panggas mo. May ipakain ka sa mga anak mo, pambaon sa pag-aaral. Oo po. Oo, at ano kasi, inilapit ka sa akin ng kaibigan mo siguro yun. Ano, tinuro ka sa amin dahil ganito yung sitwasyon ng buhay nyo. Maitatanong ako sa iyo, ikaw ba ay ano? Isa ka bang ano? Kasi sabi niya sa akin, ang dahilan daw kung bakit ka daw iniwan dahil may nagka-relasyon ka daw ng lalaki din. Meron po. Totoo pala yun yung sinabi niya? Opo. Hindi ba yun yung dahilan ng paghihiwalay niyo? Hindi naman po. Hindi naman? Alam ba niya na ganyan ka? Opo. Alam niya na ganyan ka? Alam naman niya po yun eh, bago kami magsama. Pero ginampanan ko naman po bilang asawa yun sa kanya, hindi ko naman pinabayaan, pati yung anak ko. Pati siya. Alam ng asawa mo na isa ka miyembro ng LGBT community bago kayo nagsama? Opo. Tapos may time na nag-aaway kayo dahil sa ganyan? Hindi naman. Minsan po nag-ano yung pagka galing ko po sa trabaho. Siyempre po makarelax ng konti. Tama po yung mga kasama ko sa trabaho. Yung magagalit po yun. Sabihin niyo nagdududa siya sa'yo. Kaya isa rin dahilan na ano kung bakit kayo nag-aaway. Oo po. Pero tanggap mo na ngayon na wala na yung asawa mo, na may kasama na siyang iba. Opo, para na alagaan ko na lang po yung mga anak ko. Doon na lang po ako magpupo. Itataguyod mo na lang sila na kahit wala siya. Opo. Nakakaawa yung kalagayan nila mga kababayan, ano? At kahit po ganito yung katayuan niya sa buhay, ano? Nagagawa niyang mairaos yung pang-araw-araw. Pero pag talagang wala na, hindi niya na alam kung paano pa yung gagawin niya. Natutulog na lang daw sila na walang kain. Ano, eto, tanungin natin yung anak niya. Ano, Be, ikaw, umiiyak ka kanina. Bakit ka naiyak? Kasi po naawa po sa papa ko. Naawa ka sa papa mo? Mahal mo si papa? Opo. Gano'n mo kamahal si papa? 100% lagpas pa po. Ganun mo kamahal si papa. Pero alam mo kung ano si papa mo. Tanggap mo? Opo. Oo, dahil hindi dapat yun ikahiya, ha? Opo. Kasi papa niyo siya. At ginagawa niya yung tungkulin niya bilang isang ama para sa inyo. Ganun niya kayo kamahal. Kaya mahalin niyo yung papa niyo, ha? Opo. May sasabihin ka ba sa mama mo? Sana po pag ano po, wag na po siya mag-asawa. Wag na mag-asawa si mama mo. Pero gusto mong makasama uli si mama mo? Ayoko na po. Bakit? Kasi po pag ano po, sasakyan ulit po kami. Pag iniwan po kami ulit. Ayaw mo na, kasi ayaw mo na masaktan kayo uli. Opo. Pag nangyari na iiwan uli niya kayo. Opo. Mawawa na sa mga bata na to. Kanina pumasok kayo, may baon kayo? Wala po. Mawawa naman. Pambili lang ulam lang po baon. Baon nila. Pero mahal mo si mama mo. Opo. Tama yun ha. Kahit gano'n yung nangyari sa pamilya nyo, si mama mo, mahalin nyo. At huwag kayong magtanim lang sa manang loob, ha? Opo. Kasi magulang nyo yun. At siguro may dahilan kung bakit nangyayari yung gantong bagay, di ba? Opo. At malay nyo, may plano si God para sa inyo. Sa inyo ni papa mo, ayan o, si papa mo, maano naman siya. Masipag siya at tinataguyod niya kayo. At ito kasi masyado pa tong bata. Siguro, lang natin kung may sasabihin sa mama niya, no? Tanungin natin. Boy, ikaw, kamusta ka? Okay lang po. Okay lang? Apo. Kamusta yung buhay niyo dito? Okay lang po. Okay lang. Namiss mo ba si mama mo? Medyo lang po. Medyo lang? Opo. Pero mahal mo siya? Opo. Kung nanonood si mama mo ngayon, anong sabihin mo sa kanya?
Huwag yang po, medyo nunood po dahil po mamaya po payat po. Hmm? Mamaya po payat po sa TV. Hindi kung nanonood si mama mo, anong sasabihin mo sa kanya? Kay mama mo. Kunti yung po nunood. Hindi pa natin siya matatanong na maayos kasi ano pa siya. 8 years old pa lang ba siya? 7. 7 years old. Ano? Kawawa yung ano ng mga batang to. Grabe yung sapatos nyo. Kanino tong sapatos? Ito yung ginagamit niyo sa school? Opo. Ibang suko ko. Ay grabe, ano na, butas na to ah. Yung kay ate. So, kapatid niya. Kawawa naman yung mga bata na to. May uniform kayo? Grabe yung mga sapatos nyo na. Asan ang uniform? May mga gamit ba kayo sa school? May uniform sila? May uniform sila, kuya? May uniform naman sila. Mabuti naman na itaguyod mo ang mga bata, ano? May ano sila, may kumpleto ng gamit sa school? Meron naman po. At ano, kuya? Yung buhay na pinagdadaanan nyo, ano, parte lang yan ng buhay natin. At alam ko na may plano sa inyo si God. Malalampasan nyo rin yan. Yung pagiging isang ama, mo dito sa dalawang mong anak, believe ako sa iyo dahil kahit papano, kahit ganyan yung kalagayan mo, kahit ano ka pa, naitaguyod mo sila na maayos at napalaki mo sila ng mabuti, ano? At may sasabihin ka ba sa mga anak mo? Mag-aral lang silang mabuti. Kahit mahirap ang buhay natin, yun lang may ipamana ko sa kanila. Kahit nahihirapan ako magtrabaho, gagawin ko yun, anak. Basta, mag-aaral lang kayo. Gagawin ni Papa yung lahat. Makatapos lang kayo. Kawawa naman sila, no? At ito po si Kuya. Si Kuya... Anong pangalan mo, Kuya? Raul? Raul po. O, si Kuya Raul po ay... Minsan po ay nahimatay po siya dito. Dahil may nararamdaman daw siya. Sabi po nung kausap natin na lumapit sa atin para matulungan si Kuya Raul. Kuya Raul, bakit? Anong nararamdaman mo sa sarili mo? Anong, may nasakit ba sa katawan mo? Ba't nangyari yun? Sa pagod po siguro. Sa pagod? Apo, maga pa lang po. Nag-ano na ako. Gising po maga. Magsasaing para sa baon. Tapos katapos po, nandiretso na po ako mag... Ano. Diretso ka na... Magagalap po nung paninda ko po. Yung mga so, nagbibigay siya, pinupuntahan mo. Tapos nag-ano po siya. Kasi ang gamit lang po nila dito ay uling. Uling po ano, sa pagtitinda niya ng ano, ng mga banana queue na ibinigay lang po sa kanya ng mga kababayan natin na may mabuti din puso. Ano? Bakit yung ano nyo, hindi nyo na naggamit yung inyong super kalan? Wala pong panlagay. Wala kayong panlagay? Oo, nakakaawa yung kalagayan nila. At etong bahay ba na to sa inyo to? Hindi po. Kanina tong bahay na to? Umuho pa lang po. Umuho pa lang kayo? Dalawang buwan na po kung hindi nakakabayad. Nagkasakit po kasi ako noon eh. Dalawang buwan na? Apo. Buti hindi ka pinapaalis. Kinakikausapan ko lang po. Nagtrabaho po lang. Kasi ako sa ano, tapos nagkasakit po ako yun. Hindi na po ako nakapasok. Kaya nagtsatsaga na lang po ako dito. Pero sa tingin mo, makakaipon ka ba sa halaga ng kabintahan ng saging na yan? Eh, dito sa lugar niyo is kukunti lang yung bahay. Paano ka makakaipon nun? Baka mamaya magalit na yung may-ari. Hindi nga po. Paano yan? Kung sakaling paalisin kayo, saan kayo tutuloy? Siyempre, hindi naman habang buhay, libre, di ba? Kasi pinapaupahan din po at kailangan din ng kita ng may-ari. Paano pag ano? Pag nagalit na ano na, kumbaga gagamitin niya na rin. Paano? Saan kayo? May pupuntahan ba kayo ibang lugar? Baka po doon sa bahay na lang namin kung pwede po. Kaso ayaw ko rin po doon. Sa bahay nyo? Sa Sampaloc po. Sampaloc, Manila? Sa taas po. Bakit hindi ka na uwi sa pamilya mo? Magulo po kasi doon sa amin. Oo,
may problema din sila sa kanila, ano. May family problem din po. Oo, at nakakaawa yung ano. At tingnan niyo po mga kababayan, uulamin nila yung patola. Patola na maliliit pa. Saan galing yan naman? Ginawa ko po dun sa ano kanina. Gubat. Ah, hinagilap mo yan para ipanguulam nyo. Kahit po maliliit pa lang yung mga pwedeng may ulam nila, ginagawa niya talaga yung paraan para magalaman yung tiyan ng mga batang ito, ano? Nakakabilib yung pagiging isang ama niya. May bigas kayo? Wala. Wala nga po naman yung bigasan namin. Wala kayong bigas? O so, paano mamaya? Yan po. Mamaya bibili na lang po 1 kilo. Yan yung kinita mo. Ah, e di, ibig sabihin mamaya, yung kinita mo ngayong araw, wala na. Ngayong araw pa lang, maubos na yan. Tapos, kinaumagahan, paano naman ang buhay? Maglalako na naman. Ganon at ganon, paulit-ulit yung nangyayari. Grabe. Araw-araw po, lako para na makarap. Anong negosyo yung makakapagpaayos ng pamumuhay nyo? May alam ka pa ba? Kasi yung pagtitinda mo niyan, is sapat ba? Kung may sapat naman pong puhunan, makakaraos din naman po. Anong ititinda mo kung sakaling magkaroon ka ng puhunan? Yung mga fishball o kaya po pag ano po, ating grocery. Dito po titindahan. Saan ka magtitinda? Dito sa labas niyo? Opo. Yung fishball, tuhog-tuhog, ano? Opo. Sa tingin mo, magkano yung puhunan nun? Hindi po naman po sure. Oo, may lutuan ka naman, may kawali ka. Kumbaga paninda lang ang bibilin mo, tapos yung pantusok. No? Yun lang naman, no? At siguro mga magkano kayong puhunan nun? 5,000? Pwede na yung 5,000. Pero dahil naawa ako sa kalagayan ng mga anak mo, bibigyan kita ng ano, ganitong halaga, ano? Pero sana makatulong to. At kahit papano, makakain yung mga bata na maayos. Matanong ko lang, nakakapag-ulam pa rin ba kayo ng manok, baboy, ganyan? Hindi po. Puro gulay. Lucky me. Laging gano'n ang inuulam nyo? O kasi po, sa kita po niya araw-araw, at nung nakausap ko din po yung naglapit sa akin, ano, para matulungan sila, ang mga batang ito ay ibigay sa amin ng ulam. Nakakatikim pa ng manok, karne, simula po nung nagkasakit si kuya na natigil sa trabaho. Ano, at nakakaawa. Laging yun, paulit-ulit ang ulam nila. Lucky me, sardinas, gulay na kinukuha niya po sa gubat para may makain itong mga bata. At ang papayat na ng anak mo, kuya. Ang papayat na, oh, tapos ang layo pa ng eskwelahan niyo. Pati ang babae mong anak, dapat kumain silang kumain. Ano, bibigyan kita ng pera, bumili ka ng siguro mga 2 sakong bigas, tapos ibili mo sila ng masarap na ulam, ha? At gawin mo yung negosyo na gusto mo, ha? Sana makatulong to sa inyo, ha? Bibigyan kita ng pampuhunan mo. At gusto ko ingatan mo to, ha? Gusto ko yung pinapaabot namin tulong para sa inyo. Palagahan nyo, ingatan nyo, palaguin nyo. Dahil yung mga kababayan natin ang nagbigay nito para sa'yo. Ito po mga kababayan, kaya po tayo nakakapagbigay ng tulong para sa mga katulad ng mga kababayan natin na ganito. Dahil po to sa inyo, sa hindi nyo pag-skip ng ads, ano, sa pag-share nyo ng ating mga video, at sa pag-suporta nyo po sa ating advokasya. Ako, yakin na yung kamay mo, kuya. At tanggapin mo tong halaga na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10,000 para sa inyo. Salamat po.
Sana makatulong yan. Sana kahit papano mabago yung inyong pamumuhay. Maraming salamat po. Gamitin mo yan sa tama, ha? Opo. Unang-una isipin mo yung mga anak mo, ha? At gusto ko na kung kami man ay bumalik dito sa lugar na to, mabisita kita. Gusto ko makita na maayos yung buhay nyo, ha? Kuya, unang-una pasalamatan mo yung ating Panginoon. Marami po. Salamat, Panginoon. Alam ko po talaga, kayo lang po yung nakakatulong din sa akin. Kayo po yung gumagabay sa akin. Eh, kaya nga po po may puong Nazareno. Sa inyo lang po ako umakapit. At hindi nyo kami pinababayaan ng mga anak ko. Maraming salamat, Panginoon. Ano? Pangalawa, Kuya, sa mga kababayan natin na sumusuporta sa ating advokasya. At eto, nagagawa natin tumulong dahil sa kanila. Pasalamatan mo po sila, yung ating mga OFW, maging yung nandito sa Pilipinas. Sa inyo po, mga sumutulong sa mga mahirap na katulad ko. Maraming salamat po. Huwag po sana kayong magsawang tumulong sa katulad namin, mahirap. Maraming salamat, Kuya. At Kuya, ikaw nang bahala dyan, ha? Yeah, po. Ito pong binigay niyo po sa akin. Malaking tulong na po ito. Gagamitin ko po ito sa tama at saka sa mga anak ko. Tama yun. Unang-una. Lalo na sa pag-aaral nila. Oo, isipin mo yung mga anak mo, ha? Okay lang yan na wala kang ano, wala kang kinakasama. Basta kasama mo yung mga anak mo. Oh. Mahalin mo sila. Ulahin ko po muna yung mga anak ko. At kayo, mga bata, ha? Mahalin niyo yung papa niyo, ha? Kahit ano pa siya, mahalin niyo siya. Dahil, ayan o, tumatayo siya, lumalaban siya para sa inyo. Kaya, mahalin niyo si papa niyo, ha? Ikaw, B, ha? Mahalin mo si papa, ha? Opo. May mensahe ka ba para kay papa mo? Sana po, papa, tuluyin niyo po yung paglaban niyo. At magmama niyo po sa amin. Ayun lang po. Maraming salamat po. Awa naman sila, ano? Ayan, at tama ng ano natin, ano? Lungkot. At maraming salamat po, Panginoon, sa ating mga kababayan. Maraming salamat. Dahil isa na naman pong pamilya yung ating natulungan. At sana, kahit papano, mabago natin ng kaunti yung takbo ng kanilang buhay. At magkaroon sila ng magandang kinabukasan yung mga batang ito, lalong-lalo na. At pakatatag lang kayo, Kuya, ha? Okay, mag-alala kung sakali man na may blessings na dumating para sa inyo, ihatid namin to dito kahit gaano pa ito kalayo. Ano? Nandito po kasi sila sa Tanay Rizal. Tanay Rizal ba ito, Kuya? Opo. Oh, nandito sila sa Tanay Rizal. Mga kababayan, maraming salamat po and God bless. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat at pabalik na rin po kami ng Laguna. Ano? Salamat po sa walang sawang pagsuporta, pagmamahal nyo sa amin, sa hindi nyo pag-skip ng ads at sa pag-share nyo ng ating mga video. Mas marami pa po tayong matutulungan. Maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat. Ay, bye-bye po. Paalam na kayo, Kuya. Huwag na kayo malungkot. Sige na, bye-bye na. Bye-bye na, baby, doon. Bye-bye po, mga kababayan. Thank you so much and I love you. Bye-bye.